So hello there mga kaganang buhay. Dito pa rin po ako sa pahingahan ng aming mga kalabaw, located at Panayakan, Tangalan, Aklan. So ginawa po namin ito para po ipakita sa inyo at magawa namin ang isang last defense ng biyahe kung paano alagaan po talaga ang ating mga kalabaw sa biyahe para po maiwasan ang lose weight. Sa video po ngayon mga kaganang buhay, gusto ko pong talakayin natin ang apat na epektibong paraan para po manalo ang biyahe natin sa ating livestock buying for slaughter. So, tutok lang po dito sa Solos Ganang Buhay po, mga kaganang buhay, dahil kung ikaw po ay may gusto rin na pasukin ang ganitong klase ng negosyo, ay napakainam po na malaman mo itong aming natuklasan at aming isishare din po sa inyo para po maging successful ang ganitong klase ng hanap buhay. Nakita po natin mga kaganang buhay na sarap na ang ating mga kalabaw sa pagkain ng mga libreng damo po dito sa ating pahingahan. At the same time po, ayan nakikita natin ang ating mga tao na hinahakot na po ang mga baon ni Lanpay para po mapakain ang ating mga kalabaw. Ang sabi po lagi ni Kabayan Roger sa negosyong ito, never give up. Try and try until you succeed. Pero maganda din po yung i-apply sa ating negosyo, yung mga kasabihan na ganon. Pero after po na magawa natin ang ating mga pag-aaral, ang pag-hands-on po natin, kung nakita po talaga natin mahirap po talagang ipanalo, ay pwede rin naman po tayong mag-give up. Pero after you give up, yun nga ang sabi ko mga kagandang buhay, kailangan po muna natin subukan muli at pasiglahin at gawin pa ang mga adjustment at mga paraan pa para maipanalo po ang negosyong ito. Kaya't isishare ko po sa inyo ang apat na paraan para po maging successful ang ganitong klase ng negosyo. Ang una-una po mga kabiyahe is ang pamimili natin sa stockyard. Yan po ang napakahalagang motor ng ikapanalo ng biyahe. Ang presyo po talaga na sakto at yung may tingin. Yun po kung ano po ang mga strategy na ginawa namin sa pamimili namin sa mga stockyard ay marami na po kaming na-document niyan. Marami na po kaming na-i-vlogs niyan, mga kagandang buhay. So, sa mga baguhan po dito sa aming vlogs, ay pwede niyo pong mapanood yung mga livestock buying namin sa different auction market, kung ano po yung mga strategy sa pamimili na nagawa namin. Ang dami po ninyong matutunan diyan, mga kagandang buhay. Kunin niyo lang po yung mga magaganda pong mga turo na aming senior doon sa mga livestock buying po namin, lahat po ng mga anggulo na ipakita ko po sa mga vlogs na yon ang tama pong pamimili. Hanggang ngayon po, syempre may mga ehente pa rin nagpapadala ng mga katay, pinapakatay nila. Lahat na po nagawa namin dyan, kaya marami na po kayong matututunan. So for the second tip po mga kagandang buhay, so, ayan mga kagandang buhay, yung pangalawa pong paraan para manalo yung ating biyahe, sasabihin sa atin ni Lon. Lon, ano ang isang paraan para manalo tayo sa biyahe? Sa pag atiman sa hayo pandam, imong pakaunon na yung paliguin. Sa pag-aalagat natin sa ating hayop sa biyahe. So, ngayon, nakita natin, pinakain mo ng dalamong tubo. Oo, pinakain. So, malaki palang factor ito na huwag ma-lose weight ang ating mga hayop. So, isa din itong makatulong lon pala sa ikapanalo ng ating biyahe dahil mabigat sa timbang. Hindi po taas ang pagpamalit. Hindi pa taas kayo pagpalit sa mga stockyard. Yan, yan ang una. Tama-tama lang ba? Yan ang unang tip. Oo. Pangalawa, sa biyahe. Kanang pag-atiman sa hayopan, maayong pag-atiman sa imong mga kumboy. Pa naugo na yung paliguin, na yung pakanaan, pagkainin. Pahinga talaga. Ayun. Kasi tingnan mo, nakakain yung ating mga hayop pa lang. Presko na siya. Presko na, no? Kapag kumagkaon, painumin. Tapos paliguan? Oo, paliguan. So, bala ko ngayon, Lon, patulugin kayo dito isang gabi. Pwede na.
O, para makahanap pa kami ng kumpay na babaunin ninyo sa Mindoro para makapahinga ulit doon ang mahayop. Dahil dikta na sa Katayan? Oo. Damihan natin ang kumpay natin. Okay na. Oo. Okay, makaya sila na dire. Nindot po ang pwisto. Mayo? Mayo ang pwisto. Ayos, ayos ang pahingahan natin. Nakita namin. 500 man ang bayad natin dito. Kada star? Oo, kada stop. Ah, okay, kaya na. Okay, kaya na. Kahit 600 pa nga eh. Ayos pa rin ito. Safety so, man yung hayupan ba? Safety, no? Kaya parang bakante itong luti. Okay man po si boss, kay para makatabang po kuno ta niya. Para may income siya. May income po siya. Oo. So, itong sitwasyon ng mga kalabaw natin dito, pagka nakatulog pa dito ng isang gabi, talagang presko na talaga ito bukas ibiyahe. Makaligo sila. Pero tingnan natin kung anong desisyon ni Kabihang Roger. Kung okay na ba sa kanya na ganito lang yung stop natin. O, ano ba sa'yo? Ano bang maganda sa'yo? Kung ikaw ang ano, maganda bang makatulog pa sila dito? Ako, pwede makatulog, pero gusto ko magdalis, boss, maihaw na yun dito. As Mindoro, gudam, kuan man, dilita safety dito. Hindi safety doon sa Mindoro. Maraming nawawalang mga kalabaw doon. Dire, mag-safety ta dire. Safety dito. Exulti kasi man, mababait ang mga tao dito sa Aklan. Walang magnanakaw dito. May magnanakaw din. Pero sa mga hayop siguro, mga ganito. Kasi safe naman tayo dito eh. Oh. Area natin. So, ayan ang pangalawang paraan para maipanalo natin ating biyaylon. Ang tamang pag-alaga sa ating mga hayop sa oras ng biyahe. Tinoon, huwag imong pabayaan na di magsirbi ang hayopan. Walay kaon. So, tanungin naman natin si Nalon ang pangatlong tip o pangatlong paraan para maipanalo natin ating biyahe. Ano yun, Lon? Paglantaw sa pag-ihaw dam ang kalabaw, nindot pa pag-atiman dito sa Katayan. Ayan. So, ang sabi po ni Nalon, mga kagandang buhay, ay tamang pagbantay sa pagpapakatay. Bakit, Lon, nung nagbantay ka, ano ba yung mga posibilidad na pwedeng malugi tayo doon sa kung di natin bantayan ang ating katay? Na magoy, waon lang ng karne dam, nga wala ta nagkakita. Dipindi maguna nila po, na apoy butan nga magkakatay, na apoy waon po, anang Nagre-remedyo. Sabi ni Nalon po, mga kagandang buhay, bantayan po ang katay. Ayan, kasi hindi maiwasan doon sa katay, may mga sideline din yung mga taga-katay. Oh, no. Tapos, minsan sa kiluhan din, dapat sa kiluhan. May taga-bantay tayo. Okay ang kiluhan. Kasi nung si Kabihang Roger doon, binantayan niya, mula umaga hanggang magabi. Talagang dapat may bantay. Dapat ikaw magbantay ka doon, Lon, ngayon. Ikaw ang magbabantay doon. Tapos pagka kumain ka, umihi ka, ano, may ano ka, relievo ka. Oh, may kapuli. Kapuli. Oo. Ayan, so dapat, sabi ni Kabiyahe, walang pikit-pikit. Oo, walang tulugan. Alam mo ba, may ano doon, may naobserban ako doon sa loob ng Katayan. May pariner doon na nagpakatay, mga 30 to 40 heads ang pinakatay niya. Sabi ng mga bantay doon sa Katayan, mga taga-katay, mga taga-linis ng karne, believe ako, madam, dyan sa pariner na yan. Grabe yan, walang pahinga-hinga, walang paupo-upo. Tinuon bita ko na yung boss, may istorya niya. Wala talaga daw upo-upo yung pariner na yun, binantayan talaga sila. Mula sa pagpainom ng kanilang, ng kanyang mga hayop. Wala na isalig sa laing tao, siya ginangunay. Kaya isalig kung mag-sirbi lang, na may mabait nga tao, na po'y taka raw, lakaw-lakaw raw, babisag asa na. Oo. So yan ang pangatlo nating tip. Kailangan talaga tamang pamimili sa stockyard, number one. Number two, yung pag-alaga natin sa ating mga kalabaw sa biyahe. At number three, ang tamang pagbantay sa katayan. At yan ay hindi natin na gawa, Lon, dati. Kasi sobra nating tiwala sa tao. So hindi natin nagawa na bantayan ang ating katay. Salig naman ta kayo. Oo. So ang ginawa mo, Lon, at saka ni Kabihang Roger, nagtuto kayo sa pamimili. Amuan yung kuwanan dam, kanang puli-puli mi. Pugit sa'yo. Kuwan, puli-puli mi, sunod si Mana, siya na Paul, kuno, mukuyog din dam. Tingnan ito si boss. Kasi, ngayon lang natin nalaman na napaka-importante palang faktor itong bantayan talaga ang katay. Importante yun, kaya yung gabayaan na hindi magsirbi.
Oo. So second natin ito na pagbabantay at ikaw naman ngayon. Kamusta ang pamimili ninyo stockyard? Okay, okay. Yung mga presyo? Tama-tama na. Parang puro matataba ngayon ang kalabaw niyo. No? Kamusta naman ang presyo niyo? Okay, okay, Manidam. Kaya ka na, 65 na. Ito, 65. Puro matataba. Sana nga. Kasi Lon, kung hindi pa tumama ito, magkaroon na tayo ng second option. Pero ano man sasabi mo sa magkatay na talaga tayo ng sarili natin dito sa Aklan? Aka na, Adam. Okay ko, anak. Mas nindot kayo na, Adam, nga na mo'y kagalingon nga mitsyapan niya sa Aklan. Wow! Kaya kamo pa may, kamo pa may malit diya sa stockyard sa Negros, dahil nadoon niyo diha. Okay kayo? Ang ganda ng uniform mo, Lon. Solos ganang buhay, oh. Talikod ka nga, Lon. Okay kayo, Adam. Oh, biyahe ni Roger. So back to back, no, na advertisement. Para po maraming makinabang sa ating mga turo sa negosyo, Lon. So, ayan. Tungkol naman sa pang-apat, puntahan natin ang ating mga tao doon para marinig nila kung ano ang pang-apat natin na paraan para manalo ang ating biyahe. So, ayan po mga kagandang buhay. Yung pang-apat po na paraan para po sa ikakapanalo ng ating biyahe ay sinama ko po sila, yung mga uniform namin, no? Ang ganda ng uniform natin na, Lon. So ngayon, tatanungin kita. Ano ba yung pang-apat na paraan para sa ikapanalo na ating biyahe? Pagtabang sa may-ari, Dam. Pagtabang sa agalon. Nga, tabang sa hayupan o atiman. Importante, anis nga tauhan. Ayan. So narinig nyo mga kagandang buhay, pang-apat na paraan para sa ikapanalo ng biyahe natin. Lord John, ano yon? So, lahat kayo pala ng mga tauhan may parte para sa ikapanalo ng ating biyahe. So, halimbawa, honesty. Honest. Napaka-importante yun. Kasipagan ng ating mga tao. O hindi yun sila na yun sabing, tulog muna ako ah. Mamaya na yan. So, kasipagan at saka pagnanais din ng bawat isa na maipanalo ang biyahe. Halimbawa, doon sa Katayan. Alisto. Bantay. Ano talaga, yung puso mo talaga para sa amo mo, kahit may offer pa dyan ng mga, uy, huwag mong sabihin sa amo mo, ha? Tinoon. Oo. Oh, yan ay isa ding factor na ikakalugi natin. Di ba, Mike? Ayan. So, dapat pala mga kagandang buhay yung tauhan natin, talagang honest sa atin at lumalaban sa ikapanalo ng biyahe. Oo, tinoon. Napaka-importante talaga. Mula driver, mula pahinante, hanggang kay Nalon, hanggang sa tagabantay doon sa tagakatay. Kasi pag nalaman po namin na hindi honest ang aming mga tao, ano pang dahilan na magsama tayo, di ba? So, ang importante po nun, honesty, at ilalaban mo talaga ang biyahe, ilalaban mo talaga ang amo mo na ang negosyo natin ay magpatuloy. So, napaka-importante talaga. So, ano ang papel mo, Nalon, sa ating negosyong ito? Tabang po na. Tabang ko sa pagpamalik. Ayaw pa. Ikaw kasama ni Kabiyahe. Ngayon, ikaw ang magbabantay ngayon. Sunod siya naman. Sunod si Michael. Ang driver, hindi lang pagdadrive ha, ang iyong obligasyon. Obligasyon mo rin na tingnan-tingnan ang ating mga hayop at ang mga tauhan mo. Susumbong mo kung sino ang hindi loyal. Kung sino ang gumagawa ng hindi maganda. Para tayo'y isang team. Matatawag tayong isang team. Kasi, ako, pag nanalo tayo at maganda ang ating kita, sino ba naman ako para hindi i-share sa inyo? Bibigyan ko pa kayo ng mga incentives. Diba? Uy, naku, okay ang biyahe natin ngayon. Magmamaramot ba ako dahil nakita kong napakaganda nyo mag-alaga ng hayop? Tsaka, iniingatan nyo ang bawat biyahe natin? Naku, kung maganda ang resulta ng ating negosyong ito, talagang makikinabang ang buong team na, Lon. Yeah. Thank you so much. At napatunayan namin na ikaw ay loyal at mapagkakatiwala ang tao. Sana ipagpatuloy mo yan. Huwag kang masilaw sa pera. Itana na. Oo. Gagawa tayo ng pera. Tinoon. Oo. Kasi mas masarap yung hindi nakaw na pera. Di ba, Lord John? Oo. So, ayan po yung pang-apat na paraan para maiwasan nating malugi ang ating biyahe.
So ito po, binababa na natin yung pang second decker. Ilan ba yung sa second decker? 19. At saka 21 sa baba kasi puro malalaki sa baba. Wow! Maraming malalaki, Lon? Tagpo kayo na siya. Wadam, ubos. Pero ito, mga medium sizes. Oo, nagpo po siya. Oo, so medyo malaki-laki din ito. Kaya 19 lang na kaya. Pero malalaki talaga sa ilalim kasi 21 lang eh. Yan. Galing din nila bumaba, oh. So, alam nyo mga kagandang buhay, kapag ka-skilled po ang ating mga tauhan sa ganitong klase ng trabaho, parang wala na rin sa kanila. Okay, smooth lang po ang trabaho nila. So, nakadepende po talaga ang biyahe sa leader po ng team sa biyahe. Yun po ang kagandahan dun kung yung leader ng team, sinalo na ngayon ang leader ng team natin. Kung meron talaga tayo na atin na tauhan sa truck. Kasi itong iba na to, takot rin eh, na di nila gawin yung duty nila kasi nga may tagamasid po tayo na atin talaga ang tao, kagaya ni Nalo na to. So kung magtrabaho po kayo o magnegosyo po kayo ng ganito, yun po yung mga bagay na dapat ninyong i-consider. Bawat biyahe po, meron po talagang kasama na tao talaga na lubusan nating mapagkakatiwalaan na talagang alam natin na ilalaban talaga tayo para manalo ang bawat biyahe po natin. Kasi ganito-ganito lang po tingnan natin, pero yung hirap po sa isang truck na to, mula sa pamimili, sa pagsipat, sa pagpapakain at pag-aalaga din doon hanggang ibiyahe sila, hanggang po sa pagpapakatay. And after that, mga kagandang buhay, karga na tayo ng backloading. Napakaganda po sanang pagkakitaan talaga. Napakaganda po talaga sanang negosyo ito kung meron po tayong matibay na backload. Kasi ang backload po, tubo mo na sana yun eh, kung panalo yung biyahe, kung makakaya ng bawat biyahe natin na papunta at pabalik ay kaya niyang i-finance yung expenses. Yung karga po nating backload, dapat hindi yun inaasahan eh. Kasi yung mga tracking dito, mga kagandang buhay, wala naman silang mga store yun, kagaya namin. Na meron kaming mga store na binibenta talaga namin yung itlog, kami talagang nagbebenta. Mas matibay po yun, ha? Pagkakakitaan. Eh, nakakasurvive nga po sila. So, yun talaga, proper management po sa tao natin. Yun po ang kulang. Kasi nga, akala namin okay na dahil may pinagkakatiwalaan tayo. Pero dapat pa rin po talaga na merong watcher. Ito ang tamang terms doon. Watcher po na kasama sa truck sa bawat biyahe na talagang sasabihin sa atin honestly kung anong nangyayari sa katay, anong mga ginagawa ng ating mga kumboy, paano nila alagaan. So magiging aware po ang iba na gawin ng tama ang trabaho nila. Yun po yun. So sana po mga kagandang buhay, nakapagbigay rin po ako ng magandang tip sa inyo. Apat na paraan kung paano po manalo ang ating biyahe. So sana maging hagdan na po ito na ating hahakbangin para po makompleto at magawa natin yung mga defense sa biyahe para po magtuloy-tuloy tayo. Kasi maganda nga rin po naman mga kagandang buhay siguro na nangyari rin po ang mga ganito sa negosyo para makapag-umpisa din tayo ng mga option pa na pagkakakitaan. Yung sabi talaga ni Kabiyang Roger, determinado na po siya na pag-aralan din at isa katuparan ang isang diskarte na sariling katay dito po sa probinsya ng Aklan. So ang kagandang buhay po ninyo, kung iisipin natin, okay yan, marketing. Nung nagtatrabaho po ako sa radio, nagbabargain po ako ng walang produkto na makuha ko ang mga tao para i-announce lang o
i-acknowledge lang yung mga establishment nila, mga negosyo nila, candidacy nila sa radio, kapalit po ng sponsorship. So, nakaya ko nga po yun, na wala tayong product. So, sa ano lang yun? Sa mga acknowledgement. So, sa negosyo po namin groceries, nakapag market rin po kami, nagro-rolling store. So, pakikipag-usap po sa tao para mabili yung ating mga items. So, ganun din po sa pag-market ko sa karne, sa meat, sa mga hotel, sa mga restaurant. So, idudokument ko rin po yun, mga kagandang buhay. Bawat isang kalabaw po, yung ma-market natin. Pero actually po, baka talaga ang gusto ng mga taga-Aklan. So, baka po at baboy ang aming kakatayin. Kung hindi po ginawa ni Kabihang Roger itong negosyong ito, hindi rin po kami makapag-isip na gumawa ng sariling meat shop. At saka ang dami pong mga subscriber nagsasabi, gawa na kayo madam ng sarili niyong meat shop. Kasi para malaki po ang tubo ninyo. So gagawin na po namin yon. At maya-maya lamang po, mga kagandang buhay, i-reveal na namin ni Nalon kung magkano po ang presyo ng mga kalabaw na to. Para po may income reveal din po natin, makikita din po ninyo kung tumubo. Ano ba ang recovery kung naalagaan na nilang mabuti ang kanilang mga hayop? May kaibahan ba doon sa mga unang income reveal na hindi tunutukan at inalagaang mabuti ang mga hayop na pinakatay nila? So very exciting po itong income reveal natin, mga kagandang buhay. Dahil meron din pong isang comprador na nag-merge sa atin. Si Kabihang Jojo po, mga kagandang buhay. So meron din po siyang pinadalang siyam na kalabaw dito. Makikita natin mamaya ang mga presyo ng pinadala ni Kabihang Jojo. Para po sa subok. Kasi gusto niya, subukan natin siya eh. So, subukan po natin, mga kagandang buhay. Kasi ang paghanap naman po, sinalon nga dati, inobserbahan din po namin. Kaya di rin po natin masasabi yung mga tunay at mga trusted na tao. Sinalon, inobserbahan din namin yan. Siyempre, sa unang mga pamimili namin, under observation din siya. Kasi napaka-bless po natin kung makakita talaga tayo ng tunay na taong tutulong sa atin. Kasi makikinabang rin sila, win-win naman po dito sa negosyong ito, mga kagandang buhay. So sana madagdagan yung mga tao na magiging trusted natin at maging katuwang dito sa negosyong ito. Dahil sabi ni Kabihang Roger, naku, napagod na rin ako. Minsan lalo na may mga suggestion at mga concern ako sinasabi sa kanya. Medyo naririndi din po si Kabihang Roger. Medyo nalulungkot din po siya. At iniisip din po niya yung mga wrong moves niya, yung mga pagkakamali ng desisyon niya. So, ganun po kami. Nag-correct po kami sa bawat isa, no hurt feelings. Dahil ang concern naman po talaga naming dalawa ay paano maging maganda itong negosyong ito. Hindi po ito competition o competition kung sino po ang magaling sa amin. Dapat ganun po sa mag-asawa, mga kagandang buhay. Pag dalawa po kayong nagmamanage ng negosyo nyo, wala po dapat competition. Kailangan yung lalaki marunong makinig sa babae at si babae marunong din makinig sa lalaki. At kung hindi may pagkakaintindihan, talagang pag-usapan. At palabasin at pakinggan yung rason ng bawat isa para po malagay sa insakto ang mga desisyon. Dahil at the end of the day, dalawa din kayong magsasuffer kung kahinatnan po ng desisyon yung dalawa. So, never surrender, pero depende rin po yan, mga kagandang buhay. You know when to stop. You know when to go on. Ayan. So, ayan. Mga kagandang buhay, at panoorin pa po ang episode ng ating price reveal. Yay! Purchase reveal at saka income reveal pagkatapos pong katayin ang ating mga hayop. Thank you so much. Until next time.